Hello, hello guys, hello mga langga. Welcome to my channel. Ang gagawin po natin ngayon is mag-walking tayo dito sa village at dadaan tayo ng dagat. Watch you guys. Pupunta tayo sa dagat. Dito maglikot-ikot tayo sa village po. Nag-alis sila kasi ng amo, pumunta sila ng beach. Yan, ang harapan ng bahay nila. Tapos may duwaniya po dyan. Yung tambay ng mga lalaki. Kasi kung may bisita yung mga lalaki, na yan, may dalawang sasakyan. Tatlo kasi yung sasakyan nila ni amo. Yan, tapos yan po yung duwaniya na kung may bisita si amo, ito yung para sa lalaki. Na pag may bisita yung amo kong lalaki, dito po sila nagtatambay. Kung hindi sa office niya, dito. Pag marami sila. Tapos may maliit na TV. I mean, malaking TV. Tsaka, yan, ang ganda. Tapos ito po may CR. Yan, para lang po yan sa lalaki. Kung may bisita yung amo kong lalaki, dito sila pag marami sila. Diba guys? Ang ganda. Lalakad na tayo. Walking guys. Kasi maganda sa katawan. Walking. Yan. Dyan kami nagtatapo ng basura. Maganda dito guys kasi nasa village na sila ni amo dati. Ano lang, parang kondo lang sila. Kasi po sila, ano, hindi talaga sila taga rito. Kaya hindi sila pwedeng bumili ng lupa at magpagawa ng bahay. Kaya nag-uupa lang sila. Sa may unahan namin nila makikita mo. Tapos po, may malaking building dyan. Lalakad-lakad tayo hanggang doon sa may dagat. Malapit lang naman dito yung dagat, kaya maganda na yung nalipatan nila ni amo, mas malapit sa dagat. Anytime po pwede kami mag punta ng dagat kapag papayag. Hindi mapapayag, wala magagawa. Riding kayo, kaya may family day sila. Hindi na kami dinadala kasi malalaki na yung alaga namin. Yan ang madadaanan ko dito. May tama. May beach po. Maganda. Kita ko sa inyo. Yan yung beach. Tapos iikot po tayo dito. Ito tayo kasi pagka ikot ko dito banda. Yan yung sa may gilid namin, yung hotel na yan. Yung ito mga bahay din yan. Ito. Russian po yung hotel. Tapos po, ipapakita ko sa inyo yung bahay ng kapatid ng presidente dito sa Kuwait. Nasa likuran naman ng bahay namin. Maganda dito sa village ng ano kasi napakatahimik. Maririnig mo para ito yung mga tunog ng ibon. Yan. Summer po dito ngayon kaya sobrang init. Yan po yung bahay ng kapatid ng presidente dito.
Ano pa ba ng dagat? Yan, nakikita mo ba yan? Yan ang dagat. Kaya anytime pag maboring ako, maboring kami, punta kami dito. Yan. Bilis lang, ilang minuto lang, nag-ikot ako kasi may mga in. Nag-ikot ako kaya medyo malayo-layo. Pero kung dito ako sa may kabila na daan, mga 1 minute nandito na tayo sa dagat. So mamaya kasi pag umuwi doon ako dadaan sa gilid ng ano po, sa gilid ng hotel. Yan, hotel na yan dyan. Mara. May ibon po to doon. Isong natin para makita niya ng mga ibon. Bakit blurred? Hindi na po focus yung camera. Yan po. Napaka peaceful. Wow, pwede tayo. Hubarin ko yung chinilas ko kasi mamaya ko suotin para ma-feel ko yung buhangin ang nilalakaran ko. Naka-uniform lang po ako kasi baka magdura bilis-bilis pa ako. Mabilis lang naman lalakad-lakad dito. Ay, walang na siya. Ano siya? Low tide. Kaya pwede tayo doon pumunta sa may ano po. Yan, maganda. May boat po doon. Isip ko para makita. Yan. Yan po. Maganda dito. Palubog na yung araw. Maglalakad tayo dyan. Oh, sa may dulo. Kunti lang yung tao. Siguro sa ibang ano talaga sila. Sa private sila na hotel. Sa private sila na beach. Diri kasi public to po. Kahit sino papasok. Yan. Wala pong tubig. Ay, marami doon boat. Suti ko na yung chinelas ko. Oo. Lalakad-lakad tayo dito. Habang naglalakad-lakad tayo dito, may ikwento po ako sa inyo. Yung nung bata pa ako, parating ito, inikwento ng nanay. Para po, ano, may ingay-ingay yung lahat natin. Yung pangbata na kwento, hanggang sa mga apoy at inikwento, yan parating yung naririnig. Hanggang natuto na rin ako na memorize ko na po. Kinikwento ko na rin sa mga pamangkin ko. Pero tatagalogin ko po kasi para maintindihan mo. Pangbata po tong kwento. Isang araw, start ko na po. May magkasama po yung tagong at saka monkey.
naglalakad-lakad po sila sa tabing dagat. May nakita po silang puno ng saging. Tapos sabi ng pagong, hatiin daw nila. Sabi po ng unggoy, yung sa may dahon daw banda sa kanya, yung sa taas. Tapos po yung sa pagong po, yung sa may puno. Tapos sabi daw, sabi ng unggoy, itatanim niya daw sa gilid ng lutuan yung kanya para didiligan niya ng lunok. Ang sabi naman ng pagong, itatanim niya daw sa gilid ng ilog. Tapos po, mga ilang mga buwan na ang lumipas. May buwan na. Ang sa unggoy po ay namatay yung yung saging. Ang sa bao naman po, sa pagong, kasi bao yung tawag sa amin ng pagong, is nyamunga na. Ngayon, nagpunta si unggoy at may hinog na. Sabi niya daw siya yung aakyat. Yung ginawa po nung unggoy, inakyat niya, tapos kinain niya po yung sinain ng yung yung bunga ng saging na para sa kay pagong. Kaya po nalungkot ang pagong kasi inubos siyang kinain ng saging ni pagong. Hindi yata tiniral si pagong. Yan po yung kwento ng nanay ko. The end. Marami po para may ingay-ingay lang po yung natin. Dito na po ako. Kumbaga, malayo na po ito sa tabi ng dagat. Kasi tayo po, walang po. Wala pong dapat nandun banda yung tubig. Ngayon kay lutay, hanggang doon na po. Yay. Ang ganda na. Umayin po dito. Ito na tayo sa may gilid sa may tubig. Yun, may barko doon. Siguro kinakargahan niya ng mga kargo natin. Kasi po ng nanay ko is malapit po sa dagat. Sa amin naman kasi, bukid po kami. Kaya kapag nakakakita po ako ng dagat, naalala ko yung lugar ng nanay ko. Kasi bihira kami doon po pumunta kasi malapit sa amin. Pero doon po ako pinanganak. Sa Isyu Kawayan. Negros Occidental. Yan, buti po walang tubig kasi konti lang yung tubig kaya nakapaglakad-lakad ako dito sa malapit na sa gitna ng dagat. Gitna ng dagat.
Tapos, pero yung naliligoan ko na sa dulong-dulo kasi ang konti lang ng tubig. Yung mga building na po yan dyan. I-zoom natin para makita ng yan, palubog na po ng araw. Palubog na ang araw. Dito, konti lang yung tao. Pag sa Pilipinas, yung dami-dami. Lalakad-lakad. Dito, konti lang. Tapos, mayaman sila. Kung saan nila gusto, kapag lalo na hindi po pandemic, kahit saan nilang lugar gusto, makakapag bakasyon sila. Kasi po dito yung mga tao, pagkatapos po mag-aral, may trabaho na na naghihintay po sa kanila. Sa atin, makatapos na ng pag-aaral, minsan, ang pupunta pa sa ibang bansa para po magkatulong. Patulong OFW na nagkakatulong sa loob ng bahay kasi mahirap po magkahanap sa atin ng trabaho. Hindi po tulad sa kanila na pagkatapos nila ng pag-aaral, magtatrabaho sila, magbabakasyon sila kung saan-saan. Kaya yung bansa na Kuwait po, isa sa mayamang bansa na tinatawag nila. Kasi po, konti lang yung tao, tapos po, yung gobyerno nila po, hindi sila nangungarakot din, inaano talaga sa tao. Tsaka po, inuulit po, konti lang sila. Kaya, ano po, maganda yung buhay nila. Yan, dito ako po. Oh. Gusto ko po maglalakad. Nagpapaalam lang po ako kay Ami. Papayag naman po siya, pero hindi araw-araw kasi alam mo naman yung nagtrabaho naman yung kaya. Ako dito guys, saglit. Ayan. Tapos lalakad na tayo. Uwi na tayo guys kay galing ako doon. Yan ang madadaanan ko. Madadaanan ko. Na tayo kay minutes lang po yun. Pagaling ako doon sa may beach dito yung hotel.
Yan po yung hotel sa malapit sa kanila. Labasan. Wait na tayo kayo, mainit. Nauwaw ako. Nauwaw ako, guys. So, minimum tubig. Kalimutan ko magdala. Dapat nagdala ako. Thank you.